Maliban sa RA-10931, we are also subsidizing now about 91,000 additional students in public and private universities through merit scholarships. Ito yung mga scholarship para sa matatalinong mga estudyante. At dahil sa bayanihan to, binigyan ang CHED ng 300 million pesos para bawasan ng 5,000 yung utang ng mga estudyante sa private schools para mabawasan yung kanilang utang. At natulungan natin ng 60,000 ng mga estudyante for this year in 2020. Next slide, please. Meron ho kaming hinahanda na dalawang MOA. Ito po'y diniscuss ko na kay E.S. Medialdea. Yung una ay yung CHED, yung CHED DNDDILG Scholarship. Nakausap ko rin po si Secretary Ed Anyo tungkol dito. Meron na kaming MOA na ready ng pirmahan para bigyan ng stipend yung mga anak ng mga AFP at PN personnel who are killed in action against insurgents. Namatay ho itong programang ito sa AFP, naubusan yata ng pera. At sa PNP ay walang programang ganito dati. So we have a MOA ready for discussion and signing para matulungan natin yung anak ng mga killed in action against insurgents. Mm. Kasama po ito dun sa utos nyo several cabinet meetings ago dun sa ating anti-insurgency program. Yung isa pa po na hinahanda namin, may MOA na rin. Next slide, please. Ay yung Balikloob Scholarship. Ito ho ay sa Armed Forces para dun sa mga anak naman ng mga rebel returnees. Ito po ay bahagi ng utos ni E.S. Bingbong in one of the cabinet meetings to work on this program. Ito po ay siguro mag-uusap na lang kami ni Secretary Ed kung paano at kailan ito pwedeng simulan. So pinapalawak po natin yung mga matutulong ang mga bata para sila makapagpatuloy mag-aral. Next slide, please. Nireport na po ni Secretary Bebot Bello ito, yung Tabang OFW. Binigyan natin ng 30,000 pesos ang anak ng mga OFW na bumalik sa Pilipinas at hindi makaalis. Ang natulungan natin sa ngayon ay 16,719 dependents na. Meron po tayong natitirang mga 500 million para dito para pwede nating i-cover itong current school year. So in total, ang matutulungan natin ay pinakakunti yung 16, kung sila ulit bibigyan pa ng isang taon, matutulungan natin ito. So binibigyan natin sila ng 30,000 pesos na grant. At baka sakali naman kung bumuti yung ekonomiya at sila'y makaalis na, baka hindi na nila kailanganin ito sa susunod na taon. So meron ho tayong 1 billion na allocation dyan. Sabi nyo po, doon sa isang programa ay dadagdagan nyo ng 3 billion itong programang ito. Ito po yung report ni Sec. Bebot. Galing po ang pondo sa CHED, pero ang implementasyon ay pinagtutulungan namin ang DOLE. Next slide, please. Nagpapasalamat kami, Mr. President, na noong January, pinayagan nyo na yung limited face-to-face classes sa medicine and allied health sciences. I would like to report that we have inspected and authorized, kasama ko po si Sec. Charlie do sa unang inspection noon, we have inspected and authorized 118 schools to hold limited face-to-face classes covering about 247 programs. Next slide, please. Ito yung covered sa ngayon, medicine, nursing, physical therapy, midwifery, medtech, speech-language, dentistry hanggang radiologic technology. Ito yung mga programang nag-face-to-face na yung mga
selected schools, mga third year and fourth year students ito, dahil kailangan nila yung hands-on experience para sila ay maging bihasa sa kanilang ginagawa. Next slide, please. So, there are now a total of 13,000 students who are authorized to hold limited face-to-face classes in MGCQ areas and GCQ areas where there are COVID-19 hospitals, and more than 1,000 faculty members who are authorized to hold face-to-face classes. Next slide, please. Last April 15, nagpapasalamat po kami sa IATF at inakyat yung kategory ng mga estudyante at faculty na maging health essential health workers sila. So, napabakunahan na natin ang close to 10,000 students doing face-to-face and more than 1,000 faculty members doing face-to-face classes. So, we have put an additional safety level doon sa mag-face-to-face. Kaya po ang resulta, next slide please. Ang resulta, Mr. President, from January until last month, ang infection level sa mga estudyante ng face-to-face is less than 1%. It's only 0.3%. Sa faculty, 1.4% ang infection level. Lahat ito ay mild at asymptomatic. Wala pong na-ospital at walang namatay na bata o faculty sa limited face-to-face classes. Next slide, please. Kaya ang mihiling, Mr. President, ay baka pwedeng i-expand na natin ito sa ibang programa na kailangan din talaga ng limited face-to-face. Dinala ko na po sa IATF at inindoso na nila sa inyo ang pag-expand sa three main areas: engineering, HRM, at maritime programs. Ito lang po, muna ang uunahin natin kasi dito kailangan talaga ng skills, lalo na sa engineering. Sa maritime program naman po, sumulat na yung mga international maritime companies sa Philippine schools na kung hindi papayagan yung mga estudyanteng sumakay ng barko, mag-shipboard, ibibigay po nila yung slot sa ibang bansa. So, meron pong urgency na payagan natin sila kasi kung hindi ko maka-shipboard, hindi maka-train sa barko yung ating mga estudyante, sila po hindi makakakuha ng, hindi makakagraduate at hindi po makakasakay sa mga barko sa labas. So, ito po ay in-endorse na po ng IATF 3 weeks ago at pinadala ko na po ang sulat sa inyo. Ligtas naman po, mahigpit ang ating guidelines. 24 pages na guidelines na ginawa ng CHED at DOH. Wala pa pong namamatay. Wala pang na-ospital. Sisiguruhin ho namin na kung papayagan nyo itong mga ito, ganun din po kababa yung infection level. Finally, Mr. President, sa pagtutulungan namin ni Secretary Vince at instruction ni E.S. Medialdea, tapos na po yung guidelines ng CHED at saka Department of Health para payagan yung mga estudyante sa fourth year and fifth year medicine and nursing at yung mga graduate na hindi pa nakakatapos ng licensure exam, napapayagan silang maging vaccinator para po dumami yung ating mga magbabakuna. Tapos na po yung guidelines, isusumitin namin sa IATF next week. Kung okay ho sa IATF, baka pwede nang i-implement ito pagkatapos. Nakausap po natin lahat ng schools, sila isusuporta sa kanilang mga estudyante para mapabilis po natin yung pabakuna. Maraming salamat, Mr. President.